I have been lucky to have my children the way they are, considering na for most of my life, habang lumalaki sila, busy ako sa paggawa ng pelikula. So, you know, there are times, sabi nga no, ni Ina, nung maliit pa siya, medyo maldita siya dahil lagi niyang pinahihirapan yung yaya niya para umalis yung yaya, para mapilitan ako na alagaan siya. So I would consider that a failure in a way na hindi ako hands-on mother in the 100% or even 90% because I was a working mother. Pero mga anak ko naman lumaki na maging independent na mas maaga. Nung maliliit pa sila, pag kumisama, mayroong mga locations na pwede ko silang dalhin, sinasama ko para maintindihan nila kung bakit ako wala sa bahay. Kung bakit ako, ano yung trabaho ko. So yun lang ang failure. But ay, palamat sa Diyos na yung mga anak ko lumaki ng ganyan, independent, loving, and very family-centered. At saka hindi sila dumaan dun sa pinoproblema ng mga magulang pagka nagda-drugs na yung mga anak. Pag lumalaki yung nagda-drugs, hindi kami dumaan sa ganyan. Pero direct, alam niyo po ba, you're not a failure. Iba talaga yung mga mother natin na napaka-selfless talaga nila. Kaya kahit yung parang feeling nilang pagkukulang nila, failure sa kanila. Pero direct, hindi po kayo failure as a mom dahil po may work lang po kayo. Pero ganun talaga yun yung mga nanay talaga natin. Parang, basta, check. Baka makaiyak pa tayo. Si Miss Jody po. Si Miss Jody. Alam ko, pag-usap ng nanay, mababaw ang nanay. Yes, I think I can relate with what Derek said. It's because like her, I'm also a working mom and I'm a single mother. So, I must say na I haven't been spending much time with my son because I have to go to work. And also, maybe I have not been successful in, you know, giving my child the family that he deserves because hindi naman kailangan ko sa inyo that my ex-husband and I have been, you know, separated for quite some time already. But I am very grateful to the Lord because kahit na ganun yung situation at ganun yung mga nangyari, nakikita ko na lumalaking maayos at tama yung anak ko. Ano naman po yung mga sana ninyo bilang ina? Sana. Hindi alam talaga na sana talaga sa mother yung kasi kahit anong mangyari, mapabuti lang yung anak mo. I think for me, yun talaga yung pinakasana ko na kahit anong mangyari, magiging maayos siya. Lalaki siya ng maayos. Na Direk, ano po yung mga sana? Sana para sa akin o sa mga anak ko? Bilang isang ina po, ano po yung mga sana? Sana I will live long enough na makita ko yung mga apo. Usual, ano, sana makita ko mga apo ko at ma-enjoy ko sila, matulungan ko, maano ko mapaglaki, to be part of, introduce sila sa mga bagay na dapat ma-introduce sila, like pagbabasa, which is what I did to my children, to have a love for reading, for the arts, and all of that. Dadalhin ko sa mga museum, dadalhin ko sa sine, dadalhin yung gano'n. Sana tumagal pa ang buhay ko. Thank you po. Solo po. And of course, thank you po sa ating mga